idol, kumusta kayong lahat mga idol? Okay ba tayong lahat? Welcome sa my Jun Lapida channel mga idol. Dito na tayo sa atong bagong tutorial ngayon para sa inyo mga idol. Kung ikaw gusto mong mag-layout sa Lapida na hindi ka na mapagod, ito para sa iyo. Ituturo ko sa iyo ang technique para malaman mo kung paano mag-layout sa Lapida na hindi na magsusulat. So kung nakita niyo ibang video ko nga unang upload ko sa mga video, yung mga letter na nagtiktik na lang ako kaagad, ito ang ginagawa kong layout para madali lang tayo magtrabaho, lalo na kung undas mga idol. Mahirap kung magsulat pa tayo sa layout natin sa undas kung dami pa tayong ginagawang mga lapida. So medyo mahirapan tayo din mahabol. So maghanap ka talaga ng tao para magtulong sa pag-ukit. Ito ang aking ginagawa mga idol, hindi na ako nagkuha ng tao. Ako ra mismo ang nagtapos lahat sa mga order patapos yung undas. Ito ang ginagawa kong technique mga idol. Ituturo ko sa inyo. Hindi pa tayo mag-umpisa mga idol. Subscribe po na sa atong YouTube channel, Jun Lapida Channel, at pindutin ninyo ang notification bell para masundan ninyo ang iba pang mga video natin na i-upload sa sunod na mga araw. So, ito na para sa iyo idol. Para sa iyo to idol. Ito yung pangalan para sa lapida mga idol. Gili-out ko na to sa computer ko kagabi. So, i-print ko siya. Gili-out ko sa computer. Para hindi na tayo magsulat-sulat. So, katingin natin siya sa papel mga idol. Ito ang gagawin natin ngayon. So ngayon mga idol, natapos na natin pag slice yung mga haban paper na itong layout, pangalan, tapos design. So ngayon, magdikit na tayo mga idol. Idikit na natin yung pangalan. Maganda to para sa inyo mga idol kung nag-umpisa pa kayo sa ano ninyo. Kung gusto ng mga kaibigan natin na lapida maker na gustong magmadali sa trabaho, huh? Para in kaso sa undas ng habol-habulan na ito ang gagawin ninyo mga idol. Simple lang to siya mga idol, pero madali ka magtrabaho, madali siya trabahoon. Sukat natin picture baka ano. Kasi may picture to mga idol, may picture. So baka ma-shorted tayo, bababa tayo konti. Sinsya na kasi mga idol, mga maingay dito sa tabing kalsada kasi itong pwesto ko mga idol. Kaya na lang mag-intindi, ang ingay-ingay. Sukatin ninyo bawat kanto gilid kung di ba kayo ma-shorted para maganda yung ano ninyo mga liter. Kung nakikita ninyo yung mga ukit na ko sa lapida mga idol dyan sa mga unang video na ko mga idol, makita ninyo yung mga liter na maganda siya kasi ito yung ginamit ko. Ngayon ko palang ipakita sa inyo kung paano gagawin. So panood lang kayo sa YouTube idol. Subscribe rin yung YouTube natin mga idol. Dami pa akong gagawin nga. Ituturo ko sa inyo. Ito ang ginagawa ko pag undas. Kaya ang iba nagtaka ba't daw nahabol na ako ang mga customer lahat sa undas. Ito ang technique ko mga idol nga ituturo sa inyo. Di na kailangan magkuha pa kayo ng mga manguukit. Kung nagsarili kayo sa inyong business na lapida maker, wag na kayo magkuha ng tao kung
ito yung gagamitin. Habol ninyo mga idol. Habol ninyo yung ano, trabaho ninyo. Hindi tayo mag-asa sa iba kasi kaya man natin nga habulin lahat ang order sa undas. Yan ang mga tekniko ginagamit, idol. Kung nagtaka kayo doon sa mga ukit ko nga medyo maganda-ganda ng mga liter, iba-iba yung mga liter ang gamit ko, ito yung tekniko mga idol. Pakita ko na sa inyo, ituturo ko na sa inyo. Yan. Tapos to yung born and died. So, born and died niya. Yun. Ibang design din sa born and died akong ginagamit. Iba-iba pong liter ang gamit ko sa akong mga lapida, mga idol. Kung nagtaka kayo doon. I-search niyo yung ibang video ko doon sa unang mga video ko pag engrave. Mga idol, engrave na lang ako kaagad kasi hindi ko pa pinakita yung ganitong style ko. So ngayon, ipakita ko na sa inyo. Para makatulong man lang kahit kunti sa mga kaibigan natin, mga idol natin dyan, mga lapida maker na naghahanap ng trabaho na madalian. So ito sa'yo, ito para sa'yo idol. Para sa'yo ito. So ang parto nito mga idol, ang parto nito, yun ang dedication at saka pag-engrave. Part 1 pa lang to siya, episode 1 pa lang to mga idol. No. Tuturo ko sa inyo paano siya ang technique. Isa pa akin mga idol, huwag kayong gumamit sa ibang pandikit mga idol. Kahit hindi ninyo matanggal kaagad ang ibang pandikit. Ito ra yung paste lang yung gagamitin. Para dali kayo makatanggal. Kasi pag mabasa siya sa tubig, kung magtanggal na kayo, madali lang. Yung ibang pandikit, lalo na kung Elmer's glue, o ano pa, mahirapan kayo pagtanggal sa inyong layout mga idol. Paste lang ang kailangan ninyong gamitin. Ito ang ginagamit ko sa undas mga idol. Paspasa na talaga. Okay. Dito tayo sa may picture mga idol, atong kailangan natong susukatin para tamang-tama siya ano. Gitna. Katin natin mga idol para dili matabingi ang picture. Yan. Okay. So ngayon, itong design niya sa ibabaw, idol, itong design niya sa ibabaw, ito, may kamay na may ibon. Nilayout ko gyapon to sa computer, ako nang gawa. So, ako nag-drawing sa computer. So, ganyan mga idol.
kailangan mayroon kayong computer mga idol para madalian kayo. Kaya kung magpa-layout pa kayo sa may computer, matagalan kayo tapos hindi kayo maka masunod yung gusto niyo sa lapida. Hindi gaya sa tayo ang nag-layout, tayo ang may computer, tayo ang magbuot sa atong gustong design. Kasi kung nagpa-layout kayo sa may mga computer, bayad pa kayo. So, gastos pa kayo. So, nagbili talaga ako ng computer mga idol tapos printer para sarili kong trabaho pag undas. Kaya nagtaka yung ibang lapida maker, paano daw na ako ginawa nga natapos na ako yung trabaho sa undas na ako lang isa. Paano daw? Sabi ko lang sa kanila nga, matumal ang gawa. Yan ang sabi ko. Hindi ako nagsasabi na ito yung tekniko mga idol. What? So, ganyan lang mga idol, ganyan lang yung gawin. Face. Face lang inyong gamitin. Siguruhin ninyo kung pantay siya, pantay yung design, pantay. Para di tayo mawala sa ano, passing. Pagtiyagaan ninyong mag-layout kayo sa computer, mga idol. Ang istorya sa akin trabaho, mga idol, pag gabi, saka ako mag-layout sa computer, pag uwi na ako sa bahay, saka na ako siya i-layout. So, pagbalik na ako dito sa akong trabaho pag umaga, medyo okay na, maganda na. Kasi, dito na lang ko tik-tik. Oo, ma'am. Ayusin ninyo pagdikit, mga idol, para kung magtik-tik kayo, hindi siya matanggal. Ganyan lang, mga idol. Ganyan lang gagawin ninyo para itong teknik na ito, mga idol. 1989, 2000. 2000 ko ito na discovery nga teknik. Good. So ngayon, dito naman tayo sa border. Yan. Pero hindi sa kanyang picture yun, idol. Iba to, sample lang to ah. Sample lang yan. So dito tayo sa border. Kailangan pantay yung border mga idol. Okay. Oh no. Duhitan natin mga idol para pantay yung ano niya. Pantay yung border. Lahat gagawin niyo sa lapida, mga idol, kung kaya ninyong kamayin, pwede, pero tagal lang, matagal siya nga proseso. Sulat ka pa. Ganito, dito nakadikit. Di ba? Dikit ka na kaagad. Pagkatapos, tik-tik. Itong teknik na to mga idol, malaking tulong to sa inyo, mga idol, para sa inyo, mga idol. Tuturo natin ang dapat ituro. Hindi ko idamot sa inyo yung teknik ko mga idol. Gusto ko nga isharing sa inyo yung
kaalaman. Kaalaman ko sa lapida. Kahit konti, basta nakatulong ako sa inyo. Ganyan lang mga idol, gamit na kayo peace lang. Kaysa mahirapan kaysa sige sulat. Minsan mga idol, maubusan ng ink yung printer ko. Magkamay na lang ko. Tagal lagi. Puro kung sa undas, mahirapan ka kung magkamay ka lagi. Nako, abot, tambakan ka sa trabaho mga idol kung panahon sa undas mo gagawin na magkamay ka. Matambakan ka sa trabaho mga idol, kailangan mag ingay, ingay ang kasada mga idol, sinisya na sa inyo, maingay. Kailangan sa undas para di ka matambakan, magkuha kag tao para maniktikay sa iyo. Pero kung itong gamit mo mga idol, dali lang mga idol, hindi na ka mahirapan sa sarili mo magsulat. So ngayon, tapos na natin pagdikit yung layout natin sa lapida. Pangalan, border, design sa lapida, ibon, born and died. So mamaya natin, ipahuli lang natin mamaya yung dedication niya mga idol. Kay hindi ko na layout kanina, nalimutan ko. So pahuli natin yung dedication. So ngayon, ito na ang forma mga idol. Kailangan i-check ninyo siya kung tama ba. Tamang pangalan, check natin. Check ninyo lahat. Before kayo magtik-tik, check ninyo lahat. Baka may mali kayo. So, hirap na. Okay, good siya, good. So ngayon, magtik-tik na tayo mga idol. Magtik-tik. Hello mga idol, kumusta ang papanood nyo sa part 1 mga idol? Ito, may part 2 pa yan mga idol, hanggang part 3. So sana mga idol, nagustuhan ninyo ang video natin ngayon, na tutorial natin ngayon about sa paggawa sa lapida, sa disa, pag-layout sa lapida. So, abangan ninyo ang susunod na video, ang part 3 mga idol nito para makumpleto ang buong lapida sa ating video mga idol. So palihog na lang kunyo subscribe mga idol. Subscribe sa atong Jun Lapida channel. Pindutin ang notification bell para masundan ninyo lahat ng mga video natin i-upload sa sunod na mga araw. So goodbye mga idol. Goodbye, goodbye. Ingat tayo. Ingat, ingat. God bless sa inyo lahat. God bless. Ingat tayo kay may ano pa pandemic pa ngayon. So God bless sa inyo mga lahat. God bless sa inyo lahat mga idol. Thank you.